Good morning ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw na to, i-update ko po kayo sa aming ginagawang mega cold storage. So, ngayong araw na to, ang gagawin namin ay maghahanger para doon sa natitirang apat na kwarto. So, yung mga bago pa lang po sa aking channel, paki-subscribe po at paki-hit po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video kong na-upload. So, tara kabayan, samahan niyo ako para ipakita sa inyo yung ating pag-update ngayon sa ating ginagawang mega cold storage. Update tayo mga kabayan ngayong araw na to. Ito na yung room 4 na ginagawa natin. So, patapos na. Si Roho na lang yung kulang. Ayan. Ayan. May, kuwan na yan. May ceiling na. Tapos na rin yung kanyang wall. Ayan. Sarado na. At dito rin sa kabila, sarado na rin yan. Ayan. Si Roho na lang yung panyang kulang sa ceiling. So, ngayong araw na to, maglalagay kami ng kable para sa hanger dun sa kabila. At mamaya ipapakita ko rin sa inyo paano ginagawa yon. Kasi sobrang taas nga nito. Ay, gagamit din talaga ng forklift. Saka extension dun sa kuan. Para maabot yung kanyang hanger na pagsasabitan. So, mamaya pupuntahan natin yung mga kabayan. So, mga kabayan, ito yung preparation na ginagawa ng kasama natin dito, paglalagay ng kwansa hanger. At mapapansin nyo, yan yung kwan ng sultrid. Ito naman para sa dugtungan niya. Ayan, patay mo naman. Yan yung mga materialis na ilalagay natin. Ayan. At yung iba naman, ayun, naglalagay ng kable. At kung mapapansin nyo, ito yung kable na ginagamit natin. Ayan, para sa support ng sa hanger. Ayan. Ito yung mga kable na apan. Ayan sila yung naglalagay. Ayan, yung dalawang tao na yan, lalagay sila ng kable para maisabit itong ano yan, aluminum. So, mga kabayan, ito na yung frame niya, yung aluminum. Nilalagyan siya ng nut, yan, ganyan. Ganyan yung pagpasok ng kanyang nut. At yung pull thread, kasama yung pull thread. Bali, siya yung mag-hold dito sa ating aluminum. Stainless din yung kanyan, yung washer niya. At yung pull thread natin, stainless din. Pati nut, stainless din para matibay. Yeah, bali, siya yung nagdadala niyan. Yan. At tapos yung turnbuckle naman, siya naman yung lalagyan na ngayon ng van. Yung kable. Yung dalawa naman yan, nagka-cutting yan dito sa ating dingding. Para naman dun sa partition na ilalagay. So, ganun pa rin ang ginagawa namin sa preparation. Kasi pag natapos, tatapusin muna ito, pagkatapos niyan, saka na maglalagay ng ceiling. So, ito na yung nahahangera nila, nalalagyan ng kable. Marami na mga kabayan. Yung mga kable na yan, halos hindi nyo papasya. Yan. Yung mga kable na yan. Haba na yan.
Nandito na sila. Ay, ang mga kable na yan. At susunod na ilalagay niyan mga kabayan, yung kanyang aluminum na. So, ito na yun. Naka-ready na yan mga kabayan. Ano yung dito isusuot yung kable sa butas ng ating yan, yan, yan. Dito ilalagay yung kable. Naka-ready na yan. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung angat niyan sa kapaglagay ng paglagay dun sa taas. Ipapakita ko sa inyo. So, itong mga kwan na to, halos kwan, delikado rin kasi sobrang nakaas nga yung area na pinagagawa. Kaya kailangan talaga naka safety belt lagi yung mga gumagawa dyan. Mga bayan, update ko kayo sa ating mga unit cooler na ilalagay dito sa cold room. Bali, ito yung mga unit cooler na gagamitin dito. Itong dalawa para dito. Tapos yung dalawa na naman doon, doon naman sa kabila. Bali, ganito kalaki yung unit cooler na ilalagay dito. Bali, dyan yan sa taas na yan. Isasabit yan dyan. Kabilaan. Tapos, kaso, hindi pa ako nito. Ibig sabihin ni, hindi pa natatanggalan ng crate. Pag yung isasampa na siya, saka natatanggalin yung gantner pala ito, mga kabayan, yung ating unit cooler. So, bali sa isang kwarto, bali dalawang unit cooler ang ilalagay. Tapos sa anteroom, dalawa rin. At sa loading bay. So, maraming salamat mga kabayan. So, mga kabayan, ito naman yung pang ating pang anteroom na unit. Ayan. Yung sa anteroom ilalagay ito. At yung iba naman na unit pa natin, pinasok na rin dito sa loob. Ayun. Yung sa cold room na to. Para din doon sa kabila, saka dito. Ayan, tigdalawa yan. Medyo malapit-lapit na rin itong isampa. At bago kasi piyuhan to, yung flooring, kailangan nakasampa na yung unit cooler kasi matagal lang kwan ito. May curing time kasi yung kwan ito. Yung pagbuhos ng kwan. Pagbuhos ng simento. Yan, manting dalawa yan. Isang kwarto, dalawa. Saka yung dalawa rin. So, kung napapansin nyo, yung mga control din natin, nandito. Yan, dito nakalagay pa. Sa likod dito ilalagay dun sa electrical room. Yung mga control na to. At i-update ko rin kayo pag yung ilalagay na itong mga ito. Yan mga kabayan, yung aluminum na hanger na inaakyat na. Ayan, medyo mahaba na yung nalagay nila. At ganyan yung pagdudug ko nila tapos kakabit din sa kabli. Hanggang dito yan sa dulo.